At so yun mga idol kalapatid, sa nandito tayo, naglo-lock busy tayo dun sa isa nating kasama sa club na is taga Polonya. At ito nga, ito agad yung bumungad sa atin pagka pasok natin sa gate. Ito na agad yung nakita natin, nagagawa pala uli siya ng bago niyang loop. Kaya kung gusto niyo makita, tara, samahan niyo ako. At ito nga mga idol, ito yung bago niyang loop na ginagawa. Pakita ko lang sa inyo, ito yung view ng kanyang loop. Ito yung kanyang loop kung saan siya naglalaro ngayon. Mamaya papasukin natin. At yan siya. Matagal na tayong iniimbitahan niyang pumunta rito. At so yun, sa ngayon, pasukin muna natin to kung gaano yung kalaki yung kanyang ginagawa. Nagustuhan ko itong loop niya na to. Ganito yung gusto kong loop kapag magkakameron tayo ng sarili nating lupa. So yun, pasukin natin ngayon. At ito nga yung loob, hindi pa tapos dahil nga ginagawa pa nga lang niya. At maganda yung loob. Baling gagawin niya raw dito ay tatlong seksyon. Kak, hen, kak. Kasi ang gagawin niya ngayong taon na to ay maglalaro siya ng yung tinatawag sa bansa nila na biudes, na maglalaro ka, halimbawa kak, lahat kak, hindi niya sasamahan ng hen, parang separaw, yung parang lalaro ka ng naka-separate lagi yung hen at saka kak. So yun, ito nga, tingnan nyo naman yung entrada, ito yung pasukan ng kanyang mga ibon. Nakako rin ako sa kanya na magbibigay ako sa kanya ng young bird. Dito niya nga daw ilalagay yung ibibigay ko sa kanya. So yun, maganda, nagustuhan ko yung ginagawa niya. At ito, ito nga, bawat section merong labasan, meron silang aviary, bilaran. At so yun, ngayon naman ay pasukin natin yung kanyang mga breeder, kasi meron lang daw siyang 40 na pair, pero ang dami niya pong ibon. At so yun, tara, pasukin natin mga idol. Ito yung kanyang reproduktora, yung iba galing ng kanlang bansa, at yung iba ay mga naka lipad na raw ng derby. At yan nga, may mga pasisiw pa siya. Ito lahat yung kanyang reproduktora. Ito lahat yung kanyang breeder. Ayan, ang dami pa niyang ahuhuning young bird. Ito sa kabila, ganun din. Meron din dito sa kabila. Ito yung mga young bird din niya. At yan. At mamaya papasukan natin yung mga inilalaro niya. Pero ngayong temporada na to, hindi na siya maglalaro dahil nga itinigil na niya. Dahil sobrang layo na rin ng karera namin. Mas posible daw na mawala na yung kanyang mga ibon. Tumigil na siya, pero ang dami pa niyang ibon na panlaro. At yun, tara, silipin natin. At so yun mga idol, ito yung kanyang mga inilalaro at saka mga young bird na ngayong taon. Ayan o, mga pinaitlog na niya. Sobrang dami pa po niyang ibon na hindi niya inilaro. Ayan o, sama-sama na rin po yung noong 2017, 2018, 2019, 2020, at saka itong 2021. At yan nga po, ito yung kanyang palomar, ito yung kanyang loop na luma. At ang pagkakalam ko, lahat ng young bird niya ay doon na niya ililipad, doon sa
kabila. At ito, oh, meron pa rito. Sobrang gaganda ng kanyang ibon. Siguro babalik tayo rito pag natapos na niya yung isang yun. So yun mga idol, dito na lang natin tatapusin yung video natin na to. Medyo hapon na rin po, hapon na rin po ako nakabisita sa kanya. Dahil nga po, galing pa po tayo ng trabaho kanina. Talagang sinagit lang po natin dahil po matagal na po tayong pinapupunta niya rito. So yun, ang dami niyang ibon, sobrang gaganda. Ayan o, mga nasa limliman, itong lubar na to. Ayan pa yung isa, meron pa ako rito kaninang isa, ito. Ayan o, at saka ito. Ayan pa pala sa baba o. Ito nga, isa nating mabuting kaibigan na taga Poland, taga Polonia. Napakabait po ng taong to kasi sa tuwing may race lang kami nakakapag-usap nito, pero kada magkikita kami niyan, tuwing may race, tumatawag yan sa akin, nangangamusta ng pauwian kung maganda yung pauwian natin. So yun nga, mabait din naman tayo, pala kaibigan, kaya naging kaibigan kami nito. Sana sa susunod na race makapaglaro siya ng ayos, parehas kami. So yun mga idol, hanggang dito na lang yung video natin. Sana salamat sa pagsama nyo sa akin na makita yung loop at saka yung mga ibon nitong ating kaibigan. At so yun nga mga idol, hindi na natin nakuhanan pa ng video yung pag-uusap namin kahapon. Bali nagkwentuhan pa po kami ng konti at kinausap niya ako dahil naikwento ko sa kanya yung young bird natin na si 55362. Inulit ko sa kanya na lumipad yung ibon ng hanggang 606 kilometers at umuwi po. Hindi na nga lang po siya nakauwi nung Jerez. Sabi niya sa akin dapat itinigil ko na daw yung pagre-race ko dun sa young bird natin na si 362 dahil nga daw po malayo na rin po yung kanyang nilipad at dapat daw po sinave ko na siya para sa next year. Ililipad po natin as old bird category dahil nga daw po maganda po yung homing instinct ng ibon na yon. So yun nga, sa pagkukwentuhan namin tungkol doon kay 362 at saka kay 881, at eto, nagbigay siya sa akin ng apat na ring. Ayan po, etong ring na to, sabi niya sa akin, kahit isa lang daw sa lahi o kapatid ni 362 at saka po ni 881. So ngayon, itong batch na narito sa ating mga breeder na to, 15 pair po yan. Ito po ang clutch na to, sa atin po muna yan kasi ito po ililipad po natin to ng as yearling sa next year. Yung ililipad po natin na young board ay ito na po sila lahat, kung hindi po ako nagkakamali, 15 or 17 birds po itong mga to kasi meron po kasi akong sinuksukan dito ng 2021 at ito po yung checkered po yan, nakaring po pala yan ng 2021. So yun, balik tayo dun sa topic natin, dun nga sa pagsusuksukan natin ito. Naisip ko ito yung bibigay natin sa kanya. Bali yun nga, ito, papasok tayo dun sa kabila. Dito po tayo kukuha ng isa, pagtitikisahan po namin yung first clutch po ni yung mga magulang po ni 881. Susuksukan po natin ng isa, kukuha po tayo rito ng isa at isusuksok po natin yung ring niya. At doon po naman sa kabila, at dito po naman ay kukuha rin po tayo ng isa sa pair na to. Bali, ito po ay kapatid po ni 881 sa tatay. Nakakross po ito sa ating Jansen, si 61.
At ito po yung isa, bali yung si 362, yung nanay po ni 362, inilagay nga po natin dito yung itlog, tinayaya po natin dito. Kukunan din po natin ang isang young bird. Tapos po dito po, alin man po dito sa testing line natin, at saka po dito po sa spirit. Ito po kasi yung spirit na to, yun pong tatay nito, kung natatandaan nyo po, si 878 na pang middle distance, na maganda rin po yung inuwi sa atin. Ikinoros ko po siya dun sa anak po nung nung ni 323. Yun po yung kauna-unahan nating ibo na nagbigay sa atin ng certificate na nanag, na classification po sa speedbird sa pooling. At sana maganda, kasi sinabi ko naman sa kanya na yung binibreed natin na nandun po sa kabila, sinabi ko po sa kanya na yung first class po nito ay talagang sa atin po, dahil po wala pa po tayong breed na pang yearling sa next year. Kaya po sinabi ko po sa kanya na ito po, sa atin po muna to. Kung makakapag-antay po siya, ay saka ko na lang po siya bibigyan ng mga anak po ng mga to. At so yun, hanggang dito na lang yung video natin. In-update ko rin lang po kayo, dahil nga po nagbigay po sa atin ng ring yung ating kaibigan. Nagtataka po kasi ako, mas marami pa po siyang ibon sa akin. Nakita nyo naman po sa video natin, mas marami pa po siyang ibon sa atin, pero siya pa rin po yung humingi ng young bird sa atin. Hindi naman po tayo madamot. Mas gusto ko pa nga pong ganun na may nagtitiwala po sa mga linyada ng ating mga ibon. At yun nga, bibigyan natin siya ng apat na young bird na lahi, mismong palahi natin dito sa Austria Brothers Loop. At soon, ito, kasi ito, si itong mga magulang ni 881, magpuproduce tayo dyan, magpaparami tayo ng anak niyan, kasi po marami rin po tayong mga kaibigan na bibigyan natin ng line na yan, especially yung ating mga tropa. Alam niyo na kung sino kayo, yung mga magulang din ni 362. Magpapalabas din po tayo doon ng maraming young bird. At syempre dito sa ating mga to, siguro yun nga, yung first class atin, yung second class i-stock bird po natin, kasi hindi nga po sa atin tong lahat na breeder na to. Sabi niya sa akin, gamitin ko hanggat gusto ko, pero hanggat maaari, ayokong masira yung tiwala niya sa akin. Baka kasi madisgrasya yung ibon o kung anong mangyari. Kaya ang bala ko po sa kanila, kunan ko sila hanggang third clutch. Tapos isasauli na po natin sa mentor ko. Siguro madali na to. Kapag alam na natin na medyo mapipisa na, meron naman tayo diyang mga naka-limlim na rin pong yaya. Payayayan na lang po natin. At so yun, mga idol, sobrang haba na naman po ng video natin. At dito na lang natin puputulin yung ating video. Saka ko na lang po kayo i-update sa iba pang kaganapan dito sa Austria Brothers Loop. At yun, hanggang dito na lang. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe. At i-hit mo na rin yung notification bell para palagi kayong updated sa ating mga bagong video. Maraming salamat po at God bless.